Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Ngayon po ay May 30 po ngayon, 2021. Sunday po ngayon. Nandito po kami ngayon sa Tacloban Airport. Magpo-permission po kami ngayon. 'Pag good morning. Good morning na naman po sa inyong lahat, no. So katapos lang po namin ng permission. Kasi bago po kami mag-duty, nagpo-permission muna kami. Naglalagbok mga maning. So ngayon, gusto lang po namin i-share po sa inyong lahat, no. Lalo po sa lahat ng kasama naming Chick Regard, no, sa buong Pilipinas. Sa buong mundo, oh. Good morning nga pala sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? So, yung video natin kami yun, sandali lang to, ilang minutes lang, mga 5 minutes lang to, sandali lang. Okay, bali, ito po yung kasama ko. Ito po si SG Basian. Tanggalin po natin yung face mask niya. Para po makilala po siya natin, no? So, ngayon, kung natandaan niyo po yung April 22, yung April 21, 22, isa din siya po na tumulong, so yung bata na pinulungan po namin dito sa Tacloban Airport, no. Siya naghahanap talaga ng paraan na para gumawa at maghanap ng pera para pambili ng tikit sa mag-ina, no, yung may bata na may sakit. Yung nakita niyo po yung post ko, para madalagad sa Beach Hospital. So ang update po ng bata na yon na si BBM Mark Nel Omar ay ngayon nakakimo na po siya. 1 year po yung kimo niya bago siya operahan, no. So ngayon, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi kahapon po si SG Basian, meron na pong siyang meron din siya kahapon na magandang nagawa, no. Nakakatuwa talaga kahit hindi po kami ang nakakagawa ng ganyang mga bagay, ay masaya pa rin kami. So kahapon si SG Basian, siya po ay nakapulot ng pera, no. So nakapulot po siya ng pera kahapon doon sa post niya. So, yung pera na yon, bag lang yung nakita niya. Tapos, yung tinignan niya po yung bag, ay may mayroon palang pera na nakalagay sa ilalim ng bag. So, nakakatuwa talaga, no? Dahil, kahit nga sa kahirapan natin, ay nagawa pa rin natin ibalik yung pera doon sa may-ari. Patuloy po tayo, no? Dahil naputol po kayo na. Na poly storage po yung memory ko, yung cellphone, na poly storage po. So ipatuloy po natin tungkol po yung nakapulot si Basian kapon ng bag na may laman na pera. So yun lang po ang share namin sa inyo. Pero ngayon tanungin natin si Basian kung anong oras po yung napulot niya kapon, no? At saka magkano yung pera na napulot niya doon sa bag na napulot niya doon sa area niya. Okay, nandito po si Basian.
Napakasobrang bait talaga niya dahil sa kabutihang puso niya ay nabilak. Naibalik po yung pera doon sa may-ari, okay? So, kapon, magkano po yung pera o saan po yung napulot o anong oras po yung napulot mo yung pera yun? Magandang umaga. Kadadating ng AirAsia, aeroplano, AirAsia. May mga arrival na pasaheros. Reservation ko kasi doon sa may area ko habang nagsasilabasan yung mga pasaheros for monitoring. Tapos nagsialisa na yung ibang tao, yung mga pasaheros, pinikap na. May nakakita ko ng nakakita ko ng isang bag na maliit na bag, ang bag ng bata. Doon sa may motor na ibabaw ng motor ko. Ang napansin ko agad kung kanina to, pero dyan sa tapat ko ng parking area, may nagdiskarga ng gamit, may nagkarga. Wala namang iba, kundi din yun lang. Tapos, pagtingin ko na bag, napitan ko, parang mabigat, kasi namakan ko. Yun ang nakuhang ko, pagtingin ko, may wallet. Agad naman akong pumunta doon sa pulis at saka sa CSI namin para paalam na nakakita ko ng bag. Yun, opo, pumunta kami sa office ng CSI, saka witness ang mga PNP, nandun din si Sir Lusar, Sir Maham, para tingnan kung anong nasa loob ng bag. Tinignan namin na may tatlong wallet na naglalaman ng pera, kaysa yung isang wallet ay 10,000, saka yung isang wallet may 9,000 at saka 7,000. Bali, at saka yung isang maliit na wallet mayroon din 400. Sa lahat na nasa loob ng bag na may pera, bali 26,400. 20 pesos yun na sa loob kasi inaitimis naman nila. Sir Bacos, Sisay. Ayun, di na kinalakalain na may pera pala sa loob. Kaya, sinauli agad namin sa may-ari at tinawagan. Yun, na kontak naman yung may-ari at saka tinawagan nung bumalik para kunin yung pera. Yun ang aking kuha na isauli na lang. Yun ang kuha namin. Okay po. Tanongin po natin si Sebastian, hindi ba niya naisipan na kunin yung bag dalhin sa bahay nila? Kasi yung bag na yun, yung maliit na bag na pambata daw na doon nalagay doon sa motor niya. Di ba niya naisipan na ilagay lang yung bag doon sa hubak ng motor niya at dalhin niya po doon sa bahay niya pag-uwi niya dahil nangailangan din silang pera. Kahirap ng buhay natin ngayon, no? Lahat naman tayo nangailangan ng pera. So tanungin po natin kung wala ba siyang plano na para idalhin yung pera sa bahay nila. Okay? Wala po. Wala akong nasa isip na ilagay sa U-box o hindi sa uli sa may-ari. Naisip ko na lang na i-turnover para maibigay sa may-ari. Baka siguro nangangailangan din ng pera yung kuan. Baka importante. Yun ang nasa isip ko, sa uli lang. Yun ang aking nasa isip. Okay, yun po ang sinabi ni SG Basian, no? So, napaka mabuting puso po, no? Para sa lahat ng makasama naming security guard. Sana po ay maging inspirasyon niyo po si SG Basian. Kasama po namin dito sa Tacloban, DS Airport. Kami po ay isang mga security guard. Nagtatrabaho po kami dito, no? So, sa kabutihang puso niya, ay wala siyang plano na dalhin yung pera o itago or anong gagawin niya. So ang isipan niya talaga ay ibalik doon sa may-ari. Yun po ang unang niya ginawa, pinulot niya yung bag, tiningnan niya, tapos ito yung over niya po sa CSI. Yung meaning CSI, ilutin ko lang, Kaap Security and Intelligence Services. Okay? So, yun po. Ang bali more or less mga 8 umaga, no? So, hindi na po namin napicturan yung may-ari nung kumuha ng pera dahil hindi ko po siya kasama at saka wala kasi yung cellphone, no? So, importante na sa uli po ng yung pera sa may-ari. So, sa pamagitan din ng mga PNP saka sa CSI office. So, yun lang po ang share namin sa inyo. So, sana marami pa tayong magawa na magandang magawain, no? Para makatulong po sa kapwa natin. Dahil po ang layunin po natin ng bilang security guard ay para makatulong din tayo sa mga taong nangailangan tulong. So, maganda yan kasi kung ibang nakapulot yun na pira, baka hindi na yun may balik sa may-ari. No? So,
Mabuti na lang si Isibas yung nakapor ng pila, yung pera. So yung pera ay more or less 26,000 po. Yung pera na cash po yun, no? Nakalakay sa bag ng pasayro na naiwan. Okay, so yun na po ang share namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. So sana po na-enjoy po kayo panood ng aming video. Kahit hindi naman maganda yung video namin ngayon, hindi naman malinaw. Okay lang naman yun. Importante na nakapagbigay po kami ng information. Okay? Kung saan man kayo ngayon, ingat po kayo palagi. Huwag po tayo magdasal sa mahal natin Panginoon. At huwag yung kalimutan na please like, share, and comment. And please subscribe na rin po sa my YouTube channel. And please hit the notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video na i-upload ko sa YouTube channel ko. Okay po. Yun lang po guys. Bye-bye po sa inyong lahat. Thank you for watching. And thank you po. Bye-bye po. Thank you.